tigil ang paggalaw ng tao, labas-basok sa mga kusay. Maroon pa rin sa mga lansangan. Sa dalas natin pinatawag ang sarili-sarili natin mga bida, marahil sawa na tayo sa pare-pareho natin nakikita. Pinagkakasala siguro ng ating mga mata ang mga karaniwang tanawin ng sudan. Oh, yan na ba, Ken? Maliban na lamang kung isa ka sa mga tulad nila, mga taong higit na ng sudan ay napapatingin sa mga ordinaryong pader at nakakikita ng obra maestra. Where are you? Graffiti ang tawag sa ginagawa nila at ang bansag sa kanila, grafista. Iba-iba ang tingin ng mga tao sa mga pader kagaya nito. Kakaibang art ang nakikita ng iba, samantalang vandalism o vandalismo naman ito para sa ilan, gaano man kakulay o kaganda ng mga disenyo nito. Paano nga ba natin dapat ratuhin ang mga graffiti? Nakapapasok nga ba ito ng ating kapaligiran? O baka naman ito na ang bagong sining ng ating lansangan? Ako po si Bernadette Zambrano at ito ang The Correspondent. We love the art. Kaya nga crew, ito yung click namin na gusto namin itong gumagawa kami para sa art. Hindi para sa gulo, manggulo, manira. Maingat nilang pinatago ang kanilang mga pangalan sa likod ng komplikado disenyo at kulay. Makusay ka kung pagtapos mo magpinta ay hindi na halos ito mababasa. Talagang kalimitan talaga, names, no? Tapos, papakita mo yung pag-artistic mo doon sa yung sa gawa. Kasi itatago mo talaga yung name mo na ay, yung pala may pangalan pala na nakalagay doon. Pero akala nila, art lang. Oh! Dito na ito yun? Ginagawa pa rin ng mga graffiti writer ngayon.
Noon wala kaibahan ang graffiti sa vandalismo. Ang mas mahirap sulatan, mas lalong pinupunteriya para hangaan sila ng kapwa writer. Unti-unti kumalat sa Europa at ibang bansa ang kultura ng graffiti. At dahil nagpapasiklaba ng mga writer, unti-unti nang lumaki at gumanda ang mga piyesa nila. Paliwanag din Flip 1 na bagamat nakaugat sa vandalismo ang kultura ng graffiti, hindi lahat ng graffiti ngayon ay dinadaan sa illegal na paraan. Sa katunayan, legal wall nga ang tawag sa parlamento ngayon dahil pinagpapaalam nila sa may-ari ang pagtinda nila. Dahil hindi nila inaalala kung humulihin sila o hindi, mas napapaganda nila ang mga piyesa nila. Mas matatanggap ang graffiti ng art ko. Para sa akin ha, ito, opinion ko lang ito. Yung mga legal walls, kung gumawa sila ng mga gagandang mural, mas maano pa yun eh. Mas mapupuntis pa ang tao na art yun eh. Kaysa yung mga gumagawa ng bawal. Si Flip 1 ang nagsimula ng graffiti dito sa Pilipinas. Dekada 90 ang nagsimula sa mag-graffiti at yun na ang SPA. Sa ibang bansa, nahasa ni Flip 1 ang husay niya sa graffiti. Lalo ko noon yung bata pa ako, yung 1989, may mga nakita akong libro, article tungkol sa New York. Tapos nakita ko yung mga ginagawa nila sa mga walls at sa mga sa subway train. Parang na-fascinate ako. Kaya yung time na yun, wala pa ako nakikita ng ganyan sa Pilipinas. Parang sinabi ko, okay yung ginagawa nila sa New York ha. Gumawa nga ako ng ganyan dito sa Manila. Parang ang bilis lang po ng araw na pag magkakasama po kami ng graffiti sa loob pag production. Kasi hindi mo po na gawa ka na ng gawa. Yung pala, start ko yung mga 12, yung pala hapon na agad. Tahimik na ang SPA habang pinatapos ang kanika nilang mga pyesa. Wala masyadong usapan, maliban kung magkikiraman na ng mga emosyon. Bakit yung mga graffiti ano rito, gabi, sandali lang nila nang tatapos. Sa malinat na paraan ng pagpita nila, makikita kung gaano sila kaseryoso sa mga likha nila. Malayo man ang itsura ng mga bakurang ito sa mga museyong nagtatago ng kilalang mga obra maestra, dito daw talaga ang tahanan ng graffiti at street art. Malapit sa tao, tago sa puso ng mga komunidad. Mag-iwag ko this commission. It is hard to make this art. Art is coming up with herself. Consider art. Okay. Ako nga nila yung punang. Huwag ang permission ngayon. Not like this. The reason people line up for it is just noise-taking. Pagalan pa ako sa Big Island, Hawaii, para magpatulong kay Atty. Gil Pinkel. Maaari mo sagot ang mga tanong ninyo. Yung intervention sa responsibility niya as an authority, ang marami siya natutulungan. Pagsunta lamang po sa ABS-CBN Global Studios in Redwood City, California. Alam niya rin ang umaga, alam unang